Hey, welcome to everyone. So, tuturo ko ngayon kung paano mag-install ng Flutter sa Windows PC. So, unang natin gagawin ay pumunta sa website nila, which is flutter.dev. So, click po natin to, flutter.dev. Then, scroll down po. Click natin yung button na Get Started. So, pupunta po tayo sa page na sa installation page. So, dito makikita natin na pwede tayo mag-install sa Windows, Mac OS, Linux, and Chrome OS. So, ang tuturo ko sa inyo ay kung paano mag-install sa Windows operating system. So, meron pong minimum requirement or meron tayong tinatawag na system requirement itong Flutter. So, operating system natin, kailangan Windows 7 6 SP1 or later. Ibig sabihin, Windows 7 ang minimum hanggang Windows 10. Pero dapat, naka 64-bit po siya. Pero don't worry, majority naman po ng operating system ngayon, 64-bit. Pero para ba natin mabe-verify kung 64-bit yung ating operating system. So, may shortcut key po yon. So, press nyo lang po yung Windows logo plus post break. So, dito sa computer ko, makikita natin na yung system type niya ay 64-bit. So, okay po siya. So, next. Ang kailangan po natin this space ay 1.32 GB. So, does not include this space for IDE or tools. So, yun po. So, maliit lang po yung or minimal lang po yung this space requirement natin. Then, tools. So, Flutter depends on these tools being available in your environment. So, yung una, Windows PowerShell 5.0 or newer, pre-install na po yan sa Windows 10 natin. Okay, kung ang operating system ng Windows 10, you don't need to install Windows PowerShell 5.0. Next is, kung gusto mong gumamit ng Git, so install natin yung Git for Windows para magamit natin yung Git commands. Okay? So, pag na-install na natin lahat yun, or na-meet yung requirement, so pwede na po natin i-download yung Flutter SDK. So, yung Flutter SDK natin, download po natin, ang latest version po as of now is 1.20.3, stable version. So, then, for example, gusto nyong i-download yung older version, pwede po kayo pumunta sa SDK archive, pero hindi po yun recommended. Kailangan yung latest version lagi yung na-download natin, tapos yung stable version. So, i-click nyo lang yan. Then, save file. Then, ita-download niya po. So, ang size niya ay 684 MB. So, depende po kung gano'ng kabilis yung internet niyo, pero usually nasa kon lang yan. So, 15 to 20 minutes lang yan. Pero pag mabagal, sige, mga 1 hour. Okay? So, yun. For example, na-download na po natin. Parang po tayo sa downloads. Tapos hanapin natin yung mga naka-zip file. Okay, so, eto. Nung dinownload ko siya, nung una, 1.20.2. So, ngayon, 1.20.3 na. So, for example, ito, i-extract natin to. Double click. Then, extract to. So, saang location? So, base sa ating base sa website nila, ang pwede nyong i-extract or pwede nyong i-extract sa may C, source, Flutter. So, akin, ginaya ko na lang yan para hindi na ako magka-problema. Pero ang warning lang dito, hindi pwedeng ilagay sa C program files. Kasi nga, kumbaga restricted yan. May mga tinatawag nilang elevated privileges. Okay? O kaya kailangan ng admin rights. So, hindi pa pwede kay
Flutter SDK yon. So ilagay niyo na lang sa directory na hindi po siya and hindi restricted or hindi mo kailangan maging administrator or what. So yon. And then extract mo siya. So sa C tapos type mo source / Flutter. Then okay. So sa akin na-extract ko na siya sa my C. So, C, source, Flutter. So, nandito naman po yung laman. And then, to verify kung okay siya, i-download nyo lang, i-double-click nyo lang tong Flutter console. So, lalabas yung console ng Flutter. Okay, so pag tinype mo, Flutter dash dash version, dapat ma-execute niya at i-display niya yung version ng Flutter. So, okay siya. Working yung na-download natin file or SDK. So, Flutter version natin ay 1.20.3. So, okay na po yan. So, kung gusto mo namang i-integrate sa command prompt mo, yung native command prompt ng Windows, pwede nating i-add sa directory natin itong Flutter. So, punta lang kayo sa bin, highlight nyo yan, sa bin, highlight nyo yan, copy natin yung directory, so, C source Flutter / bin, copy, tapos punta kayo sa, type nyo, environment, idagdag natin sa system variables, yan. So, next is, click natin yung environment variables, punta kayo sa path. So, yun, under system variables, punta kayo sa path. Then, edit. So, kung makikita nyo, kung bago pa lang kayo, wala pa to. Okay? So, since nailagay ko na siya, yan, double click na lang natin, tas i-paste. Then, okay, okay, then okay. Since may nakabukas na command prompt, i-close nyo lang lahat ng command prompt. And then, proceed lang tayo sa command prompt. Mag-open tayo ng command prompt. And then, type natin yung Flutter. So, pag na-integrate na siya, kahit sa ang directory mo na i-run yung Flutter command, mababasa nyo na. So, yan. Version. Okay? So, as you can see po, 1.20.3, so nare-recognize niya na kahit hindi na ako pupunta sa my bin folder o sa my, hindi ko na kailangan i-run yung Flutter console.bat. So, mismo command prompt ng Windows 10, pwede na siya. And then, to check yung status, kung ano pa yung mga kulang na file or dependencies, like for example, mga SDK, ganun. Other SDK, Android SDK, type nyo lang, Flutter Doctor. Ang gamit na to is to check kung okay yung installation natin. Yan. So, para siyang i-determine niya kung ano yung kulang na dependency or software para mag-run yung Flutter. So, kung makikita natin, kompleto siya. Naka-check yung apat tapos mayroon siyang warning. So, i-check lang natin. So, Flutter, okay siya. So, 1.20.3. Android Toolchain. So, ito package po yan ng Android SDK version 28.0.3 yung gamit ko ngayon. So, pag dinownload nyo yung Android Studio, madadownload nyo na rin si SDK version. Okay? So, make sure na madownload nyo yung SDK version at yung latest. And then, kung gagamit naman kayo ng VS Code, yan, so makikita nyo, install na yung VS Code sa akin kasi nga, Visual Studio Code. Kasi dati na, nakakapag-run na ako ng app dito. Pero, pag wala pa yung Android Studio, VS Code, i-install nyo lang yung mga yan para maging okay. And then, pag may error, i-run nyo lang yon. So, Flutter Doctor, dapat check na lahat. Sa last, yung last na connected device, no device connected,
or no device available, ibig sabihin lang yan, walang nakakonect na phone sa inyong computer. Or, wala kayong emulator running. So, ang gagawin natin, mag-connect tayo ngayon ng phone para makita natin kung meron o wala. Okay, so, i-connect natin. Okay, so mag-connect tayo ng phone. So, try natin ulit. So, makikita natin, naka-check na lahat. Okay, may naka-connect na phone na. So, take note, sa phone nyo, kailangan naka-enable yung debugging, USB debugging para ma-detect ng inyong computer. Okay? So, thank you for watching.